ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagbati, kamahalan. Kami nangangakong paglilingkuran ka at ang kaharian ng Xuanji. Tumayo ka dyan. Kung tutuusin, nakatatanda kitang pinsan. Ikaw din ang una kong kaibigan sa kaharian. Kaya kapag tayong dalawa lang, huwag ka nang maging formal. Ayokong tawagin mo akong Reyna o kamahalan, ha? Makinig ka sa akin. Sige, yan ang aking tatandaan. Ngunit, hindi pa rin matagpuan si Polian. Narinig ko nung nilisan niya ang palasyo. Hindi siya mapakaliyat. Mukhang wala sa katinuan. Maaaring hindi pa siya nakakalayo. Magpakalat ka pa ng mga kawal. Sige. Sa totoo lang, nakakaawa siya. Ano ang gagawin sa mga kasamahan niya? Kung ano man ang tuntunin ng hukuman, wala akong masyadong kaalaman ron. Ikaw nang bahala. Sige. Sandali. Paano parurusahan ang kanyang mga kasamahan? Ayon sa batas ng Xuanji, labi silang pahihirapan. Ipahayag mo ang utos ko. Buwagin ang anumang uri ng pagpapahirap. Ngunit... marami nang pinaslang sa Xuanji. Ngayon wala nang dugong dadana. Masusunod ho. Ngayon ikaw na ang Reyna at nasa iyo na ang lahat. Anong pakaramdam ng niyuyukuan ka? Sandali lang. Makinig ka. Mas magaang lumundag dito kaysa ang maupo. Naisip kong kung sino man ang nakaupo rito, nararapat na maingat upang mapanindigan ang kanyang kapangyarihan. Nakakapagod. Ngunit lahat sila ay wari sinumpa. Mamatay man sila sa pagod, nais pa rin nilang mamatay sa trono. Bakit? Dahil ba ibang tanawin mula rito? Ikaw ang sumagot. Ano ang nakikita mo dyan? Takot at pagdanak ng dugo. Walang hanggang tungkulin. Nararapat ang tronong to sa taong may kabutihan at kakayahan. Iyon ang wakas ng pag-iimbot ng kapangyarihan. Kailanman, ang tao ay hindi nakukontento, kaya nagpatuloy yun. Hindi nila alam
na riyan lang ang kanilang hinahanap. Hindi ka pangyarihan at kayamanan ang hiling mo. Ngunit dapat mong tanggapin ang pasya ng langit. Nais kong maging tapat at mabuti ka. Tulad ng una nating pagkikita, nais kong malaman mong kahit na ang panahon ay magbago, ang paniniwala at alaala ay mananatili. 10 taon, 20 taon, habang buhay. Bawat araw ay gaya nito. Prim and proper si Takeshi. Walang nais na kapangyarihan o katayuan. Kulang ako sa kakayahan upang mapuno. Ito ay ang pasya ng langit bilang tagapagmana ng angka ng pang mapanag kong namana ang drone. Ang kaharian ng Shuanji ay ang pinakamahalaga sa 5 kaharian. Paano ko kakayanin ang tungkulin na pamunuan ng kaharian ng nag-iisa? Simula ngayong araw, ang kaharian ito ay bubuuin na ng mga mamamayan. Ang may kakayahan at mabuti ang pipiliin. 7 ministro ang hihirangin. 5 bahagi ng pamahalaan ang itatayo upang gawin ang tungkulin ng sama-sama. Igalang ang kautusan. Ngayong reyna ka na, ibibigay mo lang yun? Hindi ko nais ang kapangyarihan at bansaga. Ang kaya ko lang ay maging mabuti at magsumika para sa akin na sasakupan. Akala ko gagawin mo akong mataas na pinuno. Parang hindi kaibigan. Gusto mo maging pinuno? Hmm. Nakasalala yun kung may kakayahan ka. Hindi mo man lang yun magawa. Kamahalan, narito na ang inyong mga panauhin. Papuntahin sila dito. Opo. Tawagin mo si Woji. Oo, sige. Alam mo ba ang lugar na ito? Dito lang inisayo si Changqing Xin noong unang panahon. Bukod tangi ang lakas dito. Pinagbubuklod nito ang puwersa ng 5 kaharian. Ito rin ang pinagbabawal na lugar sa Changqing. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito?
Naramdaman ng Lotus na ito na malapit na matanggal ang pang-apat na sumpa sa babaeng yon. Nalalapit na siya. Ni isa sa atin ay walang magagawa. Ikaw lang ang makapupuksa sa kanya. Tingnan mo. Nagdusa sa digmaan ng limang kaharian. Lahat yun ay dahil kay Divet yan. Ang kanyang buong lakas sa dao ng Xuanlin upang makulong ang kaluluwa ni Divetian at baguhin ang mga pangyayari. Noon, ginamit ni Chang Qingxi ang dahon ng Xuanling upang labanan siya. Akala namin natalo na si Difet yan at patay na siya. Ngunit, sino mag-aakalang ang kanyang dugo ay mamumuho sa bato ng limang kulay? Lumipas ang panahon, ipinanganak ang babaeng magtatanggal sa limang sumpa at mabubuhay si Difet yan. At ang buong mundo ay magwawakas. Sabihin mo sa akin, bakit namin siya hahayaang mabuhay? Si... Sinabi ko na sa'yo, ikaw at si Chang Qingxi ay mula sa isang lahi. Ikaw ang tagapagmana ng dao ng Xuanlin. Ito ang iyong kabalaran. Tiyak na ang iyong tadhana simula nung araw na ika'y isinilang. Ikaw o ako, kahit na si Chang Qingxi ay hindi kayang baguhin ang kabalaran. Itinaya ni Chang Qingxi ang kanyang sarili kapalit ng kapayapaan ng limang kaharian. Sa tingin mo ba, hindi siya nahirapan sa desisyon yun? Hindi niya ba naramdamang siya'y api? Ngunit alam niya, siya'y pinagkalooban ng pambihirang kapangyarihan at walang kapantay na karangalan. Siya lang ang tao makadadala ng tungkulin yun. Ngunit para sa kapakanan ng lahat mula sa limang kaharian, hindi niya nainisip ang kanyang pansariling nais. Nung unang panahon, si Chang Qingxi lang ang maaari pumaslang kay Divet yan. At ngayon, ikaw lang ang makapipigil kay Divet yan. Akala mo ba? Hindi ko alam kung nasaan ang babaeng yun. Akala mo ba? Hindi ko alam ang pagiging makasarili mo. Akala mo ba? Mayroon pang ibang paraan upang sabay na iligtas ang mundo at mabuhay ang babaeng yun. Ang buhay ng babaeng yun o ang buhay ng lahat ng tao. Kung hindi mo siya papastangin, libo-libong tao mamamatay. Sisirain mo ba ang limang kaharian para lamang sa kanya?
Sorry. Nakita niyo ako? Talaga? Isang taon na tayo. Isang taong puno ng kili at pagmamahalan. Kaya naman, happy anniversary sa Heart of Asia, ang nasa puso ng bawat Pilipino. On our 71st anniversary, may buong pusong handog kami para sa inyo. Get GMA now for only 599 pesos from June 28 to July 27. Get yours out. Yung ikaw mismo ang nag-produce ng sarili mong pelikula para bumida. Kasama ang ilang kilalang personalidad. Sino star? Kala lang po. Ano po ang pelikulang to? Etchoserang Frog sa Strictly Pinoy. Dito lang sa Heart of Asia. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Puyaw! Ikwento mo sa akin kung paano ka naging reyna ng Shuanji. Natagpuan mo na rin daw ang magulang mo. Dali, ikwento mo sa akin. Reyna na ng Shuanji si Puyaw. Maraming tao. Huwag mo siyang pagmumukhang masama. Tanungin mo na lang siya mamaya. Kailan pa naging mahinahon at maalalahan niya si Jean Peye? Ako ba? Mahinahon naman talaga si Wudaga. Hindi mo lang alam. Kamahalan, binabati ka ng kaharian ng Tianxia. Pumapayag ang Tianxia sa pakikipangalakal sa Xuanji para sa ikabubuti. Narito ang handog ng hari ng Tianxia upang batiin ka, kamahalan. Tanggapin mo sana. Salamat, hari ng Tianxia. Nabalitaan kong may nagpapanggap na ako dito sa Xuanji. Dadakpin kaya yun ng kamahalan o parurusahan? Zhong Yue, kamusta ka na? Sumpa sa kanya ay unti-unti nang natatanggal. Kapag siya'y nakalaya na mula sa sumpang yon, ang limang kaharian ay magwawakas na. Wala nang oras na natitira. Wuji, pastangin mo na siya. Ikaw lang ang may natatanging kakayanan. Pagunahin ko, no. Bakit? Bakit ako? Maaari mo yung sabihin sa iba. Ngunit bakit sa akin pa? Bakit ko kailangan gawin yun? Dahil yun sa masaklap na kapalaran ninyo ng babaeng yun. Isang masaklap na kapalaran. Napakasaklap! Sisirain mo ba ang limang kaharian para iligtas siya? Wala nang oras na natitira. Pastangin mo siya! Pastangin mo! Prinsipe Wuji! Narito na mga panauhin! Tumarawag ka na sabi ni Kuyaw! Sige. Mauna ka na. Susunod ako. Kamahalan, ayos ka lang? Ayos lang ako. Sige, sumunod ka agad, ha? Thank you.
gaano nakatagal. Binigay mo pala kay Chiyo ng baluti ng dragon. Yun ay wala namang silbi sa akin. Ikaw ang tinatanong ko. Magaspang ang iyong paghinga at sarado na ang puwersa mo. Hindi yun maaaring mangyari ng isa o dalawang araw. Saan mo nakuha ang pinsalang yun? Maliban sa'yo. Sino pang gagawa nito? Ikaw! Huwag kang mag-alala. Hindi ito sugat o panloob na sakit. Hindi mo ako matutulungan. Maaaring... Chongkang? Hindi ako pinarusahan ng maigi ng pangunahing guro. Gaano mang kalakas ang puwersa mo, wala ito sa lakas ng Chongkang. Hindi na dapat ipaalala yun sa'yo. Alam ko. Kung tama ang hula ko, hindi ba labis naman ang itinataya mo? Ano ang sa tingin mo? Ginhawa ang simula ng kahinaan. Alam nating lumanak ang dugo para sa kapayapaang meron ngayon. Ngunit kung nais natin mapanatili ito, kailangan ibigay ang lahat. Kahit kaunting pag-asa sa lumilitaw na katilingan. Magandang umaga. Bakit nakatingin ka? Hindi ko mapigilan eh. Kung ganon, habang buhay mo akong tingnan. Sinabi mo yan ha? Anong sinabi ko? Ikaw na ang reyna ng Xuanji. Kailangan sundin ang sinasabi mo. Natatandaan ko lahat ang salitang mga binitiwan mo. Ha? Wala akong maalala. Uy. Samahan mo ako sa Tianchuan. Pag-uulat! Ulat mula sa Tianchuan! Sa huling linggo, walang makakarinig sa atin. Wala ka rin pwedeng takwa. Natakot ako, nalilito, yun lang. Nikki, bakit palagi ka nalang nalilito? Hindi ko alam. Uy, masusubukan ang kanilang relasyon. Hindi ko alam kung anong pinaplano nila. Pero alam kong hindi maganda na magkasama silang dalawa. Kaya pagsalubukan mo na punin si Kulot. Sasabihin ko kay Jerry Caslan ang lahat ng tungkol sa kanyang ama. Kailangan nating gawin ang lahat para hindi siya mapunta sa masamang kamay ng Arman na yun. Kaya kayong dalawa, magtulungan kayo bago pa mahuli ang lahat. Pag nakuha ni Arman si Kulot sa akin, hindi na kita mapapatawan kahit kailan. Kulot! Sila pa rin ba sa huli? Hahanap tayo ng solusyon at walang sino man ang masasaktan. Taste of Love, the finale sa Absolutely Asian, Heart of Asia. Meet Dada, ang hindi kayang i-jowa reveal ng kanyang sikat at award-winning celebrity boyfriend na si Wayne. Wayne, umamig ka. Kilala mo siya? Stalker ko siya. Stalker siya? May instant fix ba ang broken heart niya kung darating ang isang instant robot boyfriend sa buhay niya? Hello. Kumusta, girlfriend ko? Gusto ko tambigyan ng pag-ibig na totoo. Hindi yung nag-i-exist sa mundo. At kung meron mang ganun, hindi na ako naniniwala sa pag-ibig na yun. Si Rob na nga ba ang magpapaniwala kay Dada na may true love pa? In
niya handog ng Heart of Asia, ang kakaibang romantic love story na pakikiligan niyo. Hindi pala siya tao talaga. My Absolute Boyfriend sa K-Feels ng Heart of Asia. Mahalagang ulan. Namataan si Prinsipe dahil sa hangganan ng Tian Chuan matapos maglaho ng tatlong buwan. Itinipon niya ang mahigit 300,000 kawal. Malalakas ang kanilang mga kawal at kabayo. Napakarami nila at patuloy na lumalaki. Nakausap na rin. May Prinsipe de ang mga dati niyang kasamahan, pati ang mga maharlika at mayayamang mga ngalakal. Walang kahirap-hirap niya ang nakuha ang ilan sa ating mga sakop. Pinamumunuan ito ni Prinsipe de. Handa na siyang lumusog, anumang oras ngayon. Kumpirya niya ang mag-aklas sa Tian Chuan. Tanyag siya sa mabilisang pakikipaglaban. Mahigpit siyang dumisiplina at mahusay siyang lumaban. Kung hahayaan natin ang kanyang sandataan, matatalo ang ating hukbo sa loob lamang ng 10 araw. Malubhang nanganganib ngayon ang Tian Chuan. Hawak na ni General Lei at ni Prinsipe Duan ng depensa. Matinding napabahala ang mataas na hukuman dahil wala pang tiyak na plano ngayon. Isa itong malubhang kagipitan. Humihingi kami ng tulong sa Tian Chuan. Inaasahan ka naming maghanda ng plano upang mapagtagumpayan ang unos na ito at maibalik ang kapayapaan. Nanganganib ang Tian Chuan. Kailangan ko na bumalik. Sasama ko. Huwag. Kakaluklok mo lang. Hindi ko hahayaan. Di ba ang sabi mo, samahan kita sa Tian Chuan? Sasama ako sa'yo. Sige. Bago ang pamahalaan ng Tian Chuan. Kaya hindi pa madadagdagan ang ating hukbo. Ngunit lahat ng kawan at mga kabayong mayroon ako, tiyak na laging handa oras na kailanganin mo ko. Maaasahan mo yan. Maraming salamat. Walang naman. Fuyao, mag-iingat ka. Pag-uwi namin, aayusin namin agad ang hukbo. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Darating kami. Huwag kang mag-alala. Kasama ko si Ruji, walang mangyayari sa akin. Fuyao, hindi mo ba talaga ako isasama? Magpakabait ka dito. Hintayin mo ako. Oo, sige. Hindi ako makakatulong sa mga ganitong kaganapan. Mag-iingat kayo. Yun ba ang basbas mo? Tatanggapin namin. Sige na. Mauna na kami. Mag-iingat kayo. Kayo rin. Huwag kayong mag-alala. Kamahalan, may dala akong mainit na inumin. Malamig ngayon sa labas. Pangalagaan niyo ho ang inyong kalusugan. Kamahalan, nais ni Prinsipe de na itakas ka mula rito. Anong sabi mo? Ipinadala ako upang itakas ka mula rito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka na. Kamahalan, ipinadala ako ni Prinsipe de. Hindi na yun ang mahalaga. Huwag mo na akong kausapin. Dahil wala na akong pinaniniwalaan. Kamahalan, tingnan niyo. Naaalala niyo ba ito? Zhang Sunja, bakit nasa iyo ito? Ipinadala ito ni Prinsipe De para sa inyo, kamahalan. Salamat. Ikaw ba talaga? Nasaan siya? Nasa mabuting lagay siya. Ipinadala niya kami rito sa kaharian upang itakas ka. Kamahalan, magtiwala kayo. Hindi ba to ang aking puso na madaling masira? Hindi rin pagi na madaling tumiklop. Sinabi niya. Bigkasin mo yun.
Ayon sa prinsipe, kapag ibinigkas ko ang mga katagang yun, maniniwala na kayo. Ngayon, wala dito lahat ng kawal sa Qinglan. Isang magandang pagkakataon. Kapag pinalampas ito, hindi na kayo maaari pang makalabas ng kaharian. Saan ba tayo pupunta? Sa Jiangbei. May hukbo siya sa Jiangbei upang suguri ng kaharian. Pamumunuan niya ang pag-aaklas. Anong sabi mo? Mag-aaklas si Zhang Sunjia? Kamahalan, hindi mo alam? Hindi nga siya nagbibiro. Tutuparin niya ang kanyang pangako. Malalaman niyo ho, ang iba pang kaalaman, pag naroon na tayo, sa ngayon kailangan na ho nating lumisan. Sandali, sino ang lalaban sa pag-aaklas ni Prinsipe De? Alam mo kung sinong itinalaga ni Zhang Sunjong? Pabalik na daw ho, ang hinirang na prinsipe. Si Wuji? Pabalik na siya? Opo. Hindi. Hindi ako makaalis. Hindi. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong sabihin na... Kailangan ko! Kamahalan! Kamahalan! Papalapit na ang mga mag-aaklas. Opo. Ayon sa ulat, 200 milya pa ang kanilang layo sa probinsya ng Zhe. Ngayon, 33 na lang mula rito. Ilog na lang ang pagitan. 100,000 kawal ng pangunahing hanay ay handa na. Maaaring sumugod sila rito anumang oras. Kamahalan, mabilis daw ang pagdating ng mga mag-aaklas. Hindi lang pag-aaklas ang kanilang ginagawa, pati pamamahagi ng pagkain upang makuha ang mga mamamayan. Halatang halata po ang kanilang motibo. Simulan ng digmaan o maghintay sa pag-atake, kahit ano po sa dalawa. Kamahalan, ano hakbang po ang susundin? Paparating na ba si Wuji? Sorry. Makita niyo ako? Hello po? Her Majesty's loyal subject. Pag naging bantay ko siya, siguradong poprotektahan niya ako. Aasahan ko talagang tuloy mo sa akin, Miss Min. Mapapagkatiwalaan at hanggang maglingkod ng tapa. Ihahatid ko na po kayo sa parking. Uy, teko lang! But can she really trust that? Personal assistant ka ng MP. Kaya ako lang magsasabi kung kailangan pa kita o hindi na. Mahusay ka na. Pag di ka naging alerto sa palasyo, tahimik ang mama. Hanggang hindi ko napapatay si Liyuk, hindi mo niya. George and Liyuk as well. Masyado mo lahat ang huminaman. And Liyuk, Liya as Leia. Alam ko namang di mo makalalagasin ng ganitong pagkakataon. Sandali. Huwag ka magtiwala sa sila, kahit na sa Leia. Kinalanin sila sa The Last Empress. Premieres July 12, exclusively on Heart of Asia. Ipaalam mo narito na ang prinsipe. Opo. Matapos tumakas ang prinsipe, nagpakalat ng mga kawal sa buong lungsod. Ngunit ang daan ng prinsipe, may isang bakas niya wala. Ngayon ang siya nagpakita. Hindi madaling lumikom na 300,000 kawal. Bakit ngayon ang siya nakita? Malapit daw sa probinsya ng Kang si Prinsipe De, kaya lahat pumunta ron at di napansin ang hilagang silangan. Ilang matataas ang nag-aklas at ano ang kanilang tungkulin? Ilang sangay at pamahalaan? Yun ay... Ano? Bakit hindi mo masabi? Baka hindi mo akalain ang bilang. Pagbati, Prinsipe, nagbalik na kayo. Hinihintay na po kayo ng kamahalan. Pumunta ka na. Dito lang ako. Puntahan mo ako matapos niya mag-usap. Ibilin mo na. Kasama ko si Fuyo. Siya ay mahalagang bisita. Walang maaaring makasakit sa kanya. Opo. Mauna ka. Ama, nahuli.
huli ang aking pagbalik. Binibining, Puyao. Sino ka? Nais ho kayong makita ng Emperatris. Nais niya akong makita? Opo. Ako ho ay taga-silbi sa bulwagan ng Qinglan. 20 taon na ho akong nagsisilbi rito. Ako rin ang nagsilbi sa inyo nung narito kayo sa kaharian. Tingnan niyo. Naaalala niyo ho ba? Dahil pinapatawag ako ng kamahalan, tiyak na may kautosan kang dala. Ayaw na hong makaabala ng kamahalan. May mali ba? Maiintindihan niyo ho pag nagkausap na kayo. Narinig kong, tingnan mo, ang talisay na nga sa lamang kang gamot. Mahigit 10 taon na itong narito. Nalalapit na silang maging handa. Panghukbo ni Prinsipe Di ay nasa Jiangbei na. 100,000 ang kanilang pangunahing hanay. Sa pamumuno niya, maaaring sumugod sila anumang oras. Woji, ang kahon ng tsa, makapal ang niebe ng taglamig. Kaya mainam ang bagong sibol na tsa. Pinilit ko yan at isinilid dyan sa kahon. Tingnan mong mabuti. Ang sagisag ng hukbong talaan, imperial na kautosan sa iyo na. Ikaw na ang mga ngasiwa sa lahat ng pamahalaan at hukbo na tungkulin, matanda na ako. Ikaw na ang maninindigan sa aking dangan at mga ngalaga sa akin, sa kalahati ng buhay. Malakas pa po kayo. Kailangan pa rin kayo ng buong mundo at ng 5 kaharian. Ah, ang kalusugan ko. Ah. Moji, mapapanatag lang ako kung sa'yo ko ihahabili ng digmaang paparating. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat upang damayin kayo, Ama. Ang karangalang ipinagkaloob ay tapos na. Ang pamilya ng Emperador ang pinakawalang awa. Yun ang tiyuhin mo. Ngayon, isa na siyang taksil at nag-aaklas. Alam mo ba ang nararapat na gawin sa kanya? Ang imperyo muna. At ang nasasakupan. Pangalawa ang pamilya. Walang kapatawaran. Ang pagtataksil. Tama. Maghahanda na po ako. Si Fu Yao. Ang dalagang yon. Kasama mo bang bumalik rito? Opo. Kasalanan ko. Iniwan ko kayo habang niligtas ko siya. Dinala ko siya upang humingi ng inyong kapatawaran. Ama, huwag niyo siyang pagmalupitan. Bakit ko naman gagawin yon? Ako ang iyong ama. Ikaw ang aking anak. Bakit hindi ko hihilingin na makasama mo ang babaeng iniibig mo habang buhay? Hindi ako sang-ayon noon sa inyo dahil wala naman akong pagpipilia. Hindi yung pinahintulutan ng mga pinili. Hindi naman maaaring kung sino lamang ang itinakda at hihiranging prinsesa. Kung yun ang ikapapahamak mo, hindi lang ikaw ang masasaktan, kundi pati na rin siya. Ngunit, si Fulia. Alam ko, naiulat na sa akin ang mga nangyari nung nakaraan. Napag-alaman kong siya ang kasama mo sa lahat ng pagkakataon, hindi ba? Kailangan mong pahalagahan ang babaeng tunay kang minamahal. Masaya akong nakikita ang maganda ang iyong buhay kasama ang babaeng minamahal mo.
Ama, maraming salamat. Mabuti. Napakabuti. Makaalis ka na. Opo. Ama. Nagkasala po ako. Pagbati ka, mahalan. Ikaw na, Reyna ng Xuanji. Hindi na ako maaam pagyukod sa akin. Hindi ko rin naman maaatid. Ikaw ang ina ni Woji. Nararapat kang bigyang tugay. Mukhang ang babaeng kayang sumira sa bughaw na angkan ng tatlong kaharian at lubusang maging. Tapat kay Woji ay ikaw. Si Woji, kumusta siya? Narito ho si Woji. Bakit hindi siya ang tanongin niyo? Hindi. Ipinatawag kita rito upang humingi ng mahalagang tulong. Ano yun? Igilan mo si Woji na pumaslang ng isang tao. Sino? Si Zhang Sunja. Nais mong pigilan ko si Woji na paslangin ang nag-aaklas? Bakit? Dahil siyang... Tiyuhin ni Woji. Kahit natiyuhin niya siya, isa siyang taksil at panloobang. Suliranin ito ng Tianchuban. Ayokong makialam. Hindi. Hindi maaari. Ikaw lang ang makapipigil sa kanya. Alam kong malalim ang ugnayan niyo ni Prinsipe De. Ngunit, mahirap ang kalagayang ito. Hindi. Sa tingin mo, ginagawa ko ito para sa akin. Lahat ng ito ay para kay Woji. Noon pa man, hindi na kami nagkasama ni Woji. Matigas din ang ulo niya. Takot akong hindi niya ako pakikinggan. Natatanging, ikaw lamang ang makapipigil sa kanya ngayon. Napilitan lang si Prinsipe De na mag-aklas, tagumpay man o hindi, hindi dapat ito harapin ni Woji. Mamamatay pa rin naman si Prinsipe De. Ngunit hindi dapat. Hindi dapat si Woji ang papatay sa kanya. Ano ho bang dahilan? Hindi maaari. Hindi ko ahayaang habang buhay na magsisi si Woji. Humihingi ako ng tawad sa ngalan ng aking ina. Alam ko ang ugnayan nila. Woji, may mga pasakit na hindi na nararapat para sa'yo. Ngunit ama, kumpara sa kapayapaan at katatagan ng limang kaharian, ang dangal ng pamilyang imperial na punong-puno ng pagtataksin ay hindi na dapat intindihin. Ngunit, wala lang ba sa inyo? Malalim ang pagkasaksak sa aking puso hanggang naroon ang talim
hindi dadanak ng dugo. Ngunit napakasakit. Sa paglipas ng panahon, malilimutan na ang talim. Dapat ko siyang pasalamat. Dahil para sa Tian Shuai at sa akin, isinilang niya ang isang napakahusay na tagapagmana. Nagmamakaawa ko sa'yo bilang emperatriz. Kamahalan, wag. Mangako ka, pakiusap. Ito ay nakasalalay sa pasya ni Wuji. Hindi ako maaaring makialam sa kanya. Kahit na mali ang maging pasya niya. Kahit na mali ang maging pasya niya. Up next, Taste of Love.